mag-aaral? Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan ng ikawalong baitang Filipino. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusuring pampelikula. Bago tayo sumuri ng isang pelikula, alamin muna natin kung ano ba ang kahulugan ng pelikula. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Ang pelikula ay isang anyo ng sini. Ito ay tanyag na libangan at negosyo. Nililikha ito sa pamamagitan ng pag-record ng totoong tao at bagay sa kamera, at sa pamamagitan ng kartong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan ng buhay. Dahil laging pangunahing tagapamagitan para sa pagpapakitang mga gumagalaw na larawan, ang litratong pelikula sa kasaysayan, kadalasang tinutukoy ang larangang ito ng akademya bilang pag-aaral ng pelikula. Ang pelikula, na kilala rin bilang sine at pinilakang tabi, ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Narito ang mga halimbawa ng pelikula. Narito naman ang mga uri ng pelikula. Drama, katatakutan, docu, aksyon, komedya, animasyon, pantasya, at historical, at marami pang ibang uri ng pelikula. Narito tayo sa pagbibigay ng sariling bias o pagkilig. Ang bias ay isang inclination, predisposition o pagkakagusto na nagiging balakid upang maging kapanipaniwala ang isang pinagmumulan ng impormasyon. Mahalaga na malaman mo ang mga bias sa kahit anong impormasyon na iyong natatanggap upang hindi ka madaling malinlang o maluloko. Maaaring may bias ang isang impormasyon na hindi nagbibigay ng kumpletong katotohanan. Maraming mga bias o pagkiling ang nasa forma ng propaganda techniques. Narito ang mga gabay para sa paggawa ng suring pelikula. Una na rito ang tauhan. Malinaw ba ang karakterisasyon ng mga tauhan? Lumutang ba ang mga katangian ng tauhan upang makilala ang bida o tinatawag na protagonista at ang kontrabida o tinatawag na antagonista? Halimbawa na lang sa Kadenang Ginto. Narito ang dalawang tauhan sa teleserye. Sila ang nagsisilbing kontrabida at bida. Kalawa, Layon. Ito ay ang intensyon ng sumulat kung ano ang nais niyang ipahayag o ipaalam. Ikatlo, tema o paksa. Ito ang paksa ng pelikula. Ito ang diwa kaisipan at pinakapuso ng pelikula. Ikaapat, gamit ng salita. Ay tanyag na mga linya o kataga na may kaugnayan sa tema o ipinahahayag ng tauhan sa pangyayari. Narito ang halimbawa ng mga salita o linya sa palabas na anak. Mahalaga rin ang wika sa pagbuo ng isang pelikula upang may padama ng mga karakter o aktres sa kwento ang emosyon at damdamin na kanilang inihahatid sa mga manonood gamit ang mga wikang kanilang sinasabi o binibitawan. Ang paggamit ng tamang wika ay makatutulong sa pagkakaroon ng magandang komunikasyon sa ibang tao at maipahayag ang damdamin at kaisipan nito.
Ang mga site ang ginagamit ay depende sa kung anong uri ng pelikula ito. Halimbawa, sa mga palabas na ang tema ay drama, pag-ibig, romansa musikal, ay ginagamit ang salitang balbal, lalawiganin, at pambansang salita. Samantala sa komedya, aksyon, musikal, at katatakutan ay formal, balbal, pampanitikan at lalawiganin naman ang naaangkop na gamitin salita. Narito naman ang mga salitang ginagamit sa mundo ng pelikula. Una, pinilakang tabing o tinatawag na silver screen o sinehan. Ikalawa, sine. Lugar panooran ng mga pelikulang nakaanunsyong panoorin. Ikatlo, cut. Salitang ginagamit ng direktor kung hindi nasisiyahan sa pag-arte o may eksenang hindi maayos ang pagkakagawa. Ikaapat, lights, camera, action. Hudyat na magsisimula na ang mga pag-arte o pagkuha ng eksena. Kalima, take 2. Tumutukoy sa kung ilang ulit kukuhanan ang eksena. Ikaanim, direct. Tawag sa taong nagmamaneho sa artista, lugar, o iba pang gagalaw sa pelikula. Ikapito, bida. Ito ang tawag sa taong pinakatampok sa pelikula. Ikawalo, kontrabida. Katunggali ng bida na nagbibigay intense sa isang pelikula. Ikasyam, okay, taping na. Formal na hudyat na ang taping ay magsisimula na. Ikasampu, break. Saglit na pamamahinga o pagtigil sa pagkuha ng eksena. Ikalabing isa, angulo. Tumutukoy sa ganda ng kuha ng lugar, eksena at pag-arte. Ikalabing dalawa, artista. Mga taong gumaganap sa bawat papel na hinihingi na istorya. Ikalabing tatlo, ang musika. Dapat naaangkop sa kwento o eksena at galaw ng bawat tauhan. At ikalabing apat, script. Kasaysayan ng pelikula, teksto o nasusulat na paglalahad sa pelikula kasama ang detalye ng aksyon at mga patnubay na teknikal na kailangan sa isang produksyon. Ngayon ay alam mo na kung paano sumuri ng isang pelikula. Alam mo na kung ano ang mga gabay na dapat sundin sa pagsusuri ng isang pelikula. Dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat!